Yan po, tayo maglalakad naman. Tawid po sa ilog. Ganito lang po ang buhay. Araw-araw. Magising sa umaga. Pag-ayos sa bahay. Ahon sa bukid. Ilog. Ang ilog umulan kahapon. Ayan. Labo na naman ang ating ilog. Yan po ang kalabaw ng Kuya Jerry. Yan po ang ginagamit namin dito. Pag may mabibigat na kwandala pa tawid, hinahakot po niyan. Nga, padanak ko nga. Aming kalabaw kay Kuya Jerry po yan. Ito po ang akin ditong katulong. Yan po, malapit na tayo sa ating kubo. Tatanaw na naman tayo ni Creamy, ating bantay. Ayan po ang ating mga talim na palay. Medyo maberde na sila. Update ko po kayo dyan. Pag may video po ako dyan, kita ko sa inyo. Creamy. Good morning, Creamy. Aw. Ano, gusto mo ka na? Aw, may dala ko pagkain. Sige, swapa kayo kita. Maya-maya lang. Maya-maya. Dito na po tayo sa kubo. Papakain lang po natin mga parts yan si Creamy at bago tayo mag sa trabaho. Maya po ay tayo mag lalagay ng mga kahoy sa puno ng talong at ano po yung maulan ka may hangin tumba po yung iba. Natin pong lalagyan ng kahoy. Saka baka maglagay po tayo ng pataba. Pag inabot pa po mamaya, maglalagay po tayo. Mga parts, maligo muna po tayo para magandang katawan pagtrabaho. Ha, masigla. Dito po sa ilog. Thank you.
Yan po, tayo naligo na. Tayo po ay magtatrabaho na. Ah, mga parts, bago tayo magsimula magkuha ng kahoy, tayo po ay maghahasak muna nitong ating itak para matalim. Yan. Kuha po tayo ng mga panlagay sa puno ng talong. Hasain natin itong ating itak. Matalim na po ito, tayo po'y kukuha na ng mga kahoy dyan sa panabi. Puputol po tayo. Mga parts, ngayon po tayo kukuha ng kahoy para dun sa pangpatibay dun sa puno ng talong ng mga natumba. Akit tayo dito. Ayan, mga ganito para matibay yung talong. Nakuha lang po ng mga ganitong kahoy. So, maglalagay na mamaya naman po. Po yung mga nakuha nating sanga. Tapos tayo magkuha. Dadali na po tayo, tutusok natin dun sa mga puno ng talong para po ay masuportahan na hindi sila matumba. Yung pong mga natumba ng hangin ang lalagyan natin. Ito po yung mga natumba, lagyan natin ng patibay para hindi na po sila matumba. Malakas kasi yung hangin kahapon, kaya yan, tumbas ito. So, kalagay po nito, lalagyan niya ng tali. Ngayon mga parts, maglalagay naman po tayo ng pataba sa ating talong. Yung fertilizer. Ang gagamitin po natin, itong 14-14. Si nasa 60 days na sila umumulaklak. Basa naman po ang lupa, hindi na natin ibabaon. Bali, isabog na lang natin ang manipis lang. Ito po yung 14-14. Dito lang po. Sa tapat ng dahon. Lang. Manipis lang po ang paglalagay. Yan. Pagbasa po ang lupa, hindi na kailangan ibaon. Yung umulan po kahapon. Manipis lang po yan. Kung saan po yung tapat ng dahon, doon po yung ugat niyan. Yeah. Yan lang po. Yun o. Pupunta tayo ng Jamingo. Yun o. Yan. Ilan na lang. Mainit na po, pahinga muna tayo tayo mga umuha ng Jamingo saka niyog. Mainit na dun sa ating taniman. Yes, sige. Ila. Oh, yan. Ilan na lang at paubos na ako yung Jamingo.
Sayang naman kunin natin. Sinunoy nagkawit. Mamaya punyog naman. Tayo po yung kumukuha ng Flamingo. May mataas kaya tayo po yung bakyat. Santol. Sila! Oh! Kakakuha ko ng gano, file, what is gano? Ngayon po, kuha naman tayo ng panggata. Inyog. Agad ako tayo ng kwan ng itaw. Sigas. Punta. Yung po yung magbubuko tayo at mainit. Oh, buko nga. At ang taman. Yan. Buko. Inumin natin sa baw. Tamis. Buko pa eh. Sigakin na natin. Buko. Yan, sarap. Oh. Please na please, ang buko. Dali, delikado yung perdak sa nabat kong iyan. Pag sa jiki, nag-agad po. Kain mo na po tayo ng buko. Sarap. Inakot na nga sa kampo. Sa... Magbabalat po tayo ng nyug. Po pa tapos tayo magbalat ng yung panglalata sa ating mga gulayon. Ganito lang po muha sa bukid. Kuha na nyo libre. Yan po, tapos na. Na po kami mga birds, kami kumuha ng niyog at Flamingo.
Tatawid na po sa larawan. Sigo kami ng araw kayan pa sa imo na po. Ganito po ang buhay. Probinsyano. Ito, uwi na. Tawid po tayo sa palayan. Sige po, yan na muna. Kailan na magkakas kita? Ikaw para kapot. Uwi na po tayo. Parts. Uwi na po tayo mga Pero lang po.